Naglakad-lakad si Genevieve sa dalampasigan. Inisip niya ang buhay na meron siya. Napakaswerte niya. Ang mga taong umampon sa kanya ay mayaman. Binigay sa kanya ang lahat ng gusto niya at pinatapos pa siya mag-aral. Laking pasalamat ni Genevieve sa buhay na meron siya. Pero may palakid. Hindi kasi niya alam kung sino ang tunay niyang mga magulang. Dahil hindi mabuo ang pagkatao ni Genevieve kung hindi niya malaman kung sino ang kanyang tunay na mga magulang. Meron kasing mga bagay na meron siya na wala sa mga magulang niyang kinagisnan. At mahihiya siyang ipag-alam sa kanyang mga magulang na kinagisnan at mga relatives na kinagisnan. Dahil alam niyang hindi siya maintindihan ng mga ito. Nagkakakita si Genevieve ng mga espiritu, mga aswang at ibang nilalang. Nadarama ni Genevieve ang mga damdamin ng mga tao. At hindi lang ng mga tao, pati ng mga hayop at mga kaluluwa. Gusto sana niyang malaman kung sino ang kanyang mga magulang at may makakaintindi pa sa kanyang pagkatao. Pero tela, walang pag-asa na malalaman niya kung sino ang mga ito dahil siya ay nakita lang sa isang taniman ng mga saging. Walang nag-claim sa kanya sa bahay ampunan kung kaya inampon siya ng mayamang mag-asawa. Ginawa na ni Genevieve ang lahat ng kanyang makakaya. Pinuntahan na niya ang bahay ampunan kung saan siya galing. Kinausap ang lahat ng mga tao na may alam tungkol sa kanyang pagkatao. Pero ni isa sa kanila makapagsabi sino ang kanyang mga magulang. Kinausap na rin niya ang mga taong nakakakita sa kanya sa taniman ng mga saging. Pero wala ni isa nito ang may alam kung sino ang naglagay sa kanya sa taniman ng mga saging. Dahil habang buhay na lang, maging question mark kung sino talaga si Genevieve. Kung sino ang mga magulang niya. Kung ano ang pagkatao ng mga tunay niyang mga magulang. Hindi na niya malalaman yon kahit kailan. Kung mapipili lang sana niya ang bagay na gustong gusto niya. At yun ang malaman kung sino ang kanyang mga magulang at ano ang pagkatao nito. Bibilhin niya ito. Pero tela walang pag-asa na malaman niya kung sino ang mga ito. Isang araw habang nakatambay si Genevieve sa kanilang mountain resort, may lumapit sa kanyang tao. Magandang umaga po, Ma'am Genevieve. May ibibigay po ako sa inyong mahalagang impormasyon patungkol po sa inyong totoong mga magulang. Pero Ma'am Genevieve, kung hindi ho ako gipit ngayon, Ma'am Genevieve, hindi ho ako pupunta dito. Pero gipit po ako, nangangailangan po ako ng pera para panggamot sa aking anak. Nagka-dengue po ang aking anak, Ma'am Genevieve. May trabaho po naman ako, Ma'am Genevieve, pero hindi po sapat para sa gastusin sa hospital. Pati na rin po ang aking asawa. May trabaho din, pero hindi po talaga sapat. Ang impormasyon po na ibibigay ko sa inyo ay matagal nang tinatago ng aking lolo, Ma'am Genevieve. Namatay na ang aking lolo noong isang taon, Ma'am Genevieve. Pero may mapakita po ako sa inyong mga ebidensya. Ito po ay mga larawan.
Kailangan ko talaga ang pera, Ma'am Genevieve. At kung pwede ho, magpirma po ako ng kasulatan na nagiram ho ako ng pera sa inyo. At ibabalik ko po ito pag nabayaran ko na po ang hospital at makaalis na yung anak ko doon sa hospital. Hindi po kasi siya makalabas sa hospital, Ma'am Genevieve. Ang pangbayad ko po nito, Ma'am Genevieve, ay yung mga larawan po at yung pangalan po ng inyong tunay na mga magulang. Pakiusap lang po, Ma'am Genevieve. Gawin po natin ito ng sikreto dahil nakasalalay po ang buhay ko at ng aking pamilya. Delikado po ang inyong pamilya na totoo. Hindi sila basta-bastang mga pamilya. Pwede nila akong ipapatay po, Ma'am Genevieve. Bigyan mo muna ako ng pruweba na totoo ang mga sinasabi mo. Isang pruweba at bigyan kita ng pera ngayon din. Eto, Ma'am Genevieve, sa taniman ito ng mga saging, nilagay ka ng lolo ko. Larawan ito ng lolo ko at ikaw, Ma'am Genevieve. Manghang-mangha si Genevieve dahil ang suot ng bata na nasa larawan ay asol na lampin. At asol na lampin ang binigay ng mga magulang niyang nagpalaki sa kanya. Sabi nila, eto ang suot niya noong nakita siya sa taniman ng mga saging. Sa lampin po may nakalagay na pangalan Amidelia. Amidelia po ang tunay niyong pangalan. Salamat po, ma'am, na nakalabas na ang anak ko. Salamat sa inyong tulong at hindi na rin niyo ako pinapirma ng papel upang magpatunay na ako ay may utang sa inyo. Yan ay larawan ng iyong ama at ina noong nasa sapupunan ka pa ng iyong ina. Yan ang larawan ng iyong ina noong malaki na ang kanyang tiyan at ikaw ang nasa pupunan niya. Ito ang larawan ng iyong ama at ina kasama ang buong pamilya ninyo. Pakonda ang apelyado ng iyong tunay na ina. Artemis ang apelyado ng iyong ama. Ang pagsasama ng dalawa ay resulta sa kasunduan ng dalawang pamilya ng mga aswang. At hindi ka pa man nalabas sa tiyan ng iyong ina ay may pinagkasundo na para sa iyo, Ma'am Genevieve. Ito ay isa sa mga anak ng mga pamilyang amado. Dahil ayaw ng iyong ina na ipagkasundo ka, nagpatulong ang iyong ina sa aking lolo. At ito ang pagpalit sa iyo sa isang sanggol na binili ng iyong ina. At ang sanggol na ito ay binigyan ng iyong pangalan, Amidelia Artemis. Mismo sa gabing pinanganak kayo, kinuha kayo agad ng lolo ko. Pinalitan ng ibang sanggol. Pero hindi pa man siya nakaalis. May nilagay na palatandaan ang iyong ina. Ito ay nakalagay sa likod ng iyong liig. Pinalagyan ito ng tato ng iyong ina. Kumuha ng cellphone si Genevieve at kinuna ng larawan ang likod ng kanyang liig. Nakita niya sa likod ng kanyang liig may malaking parang birthmark. Ang iyong tunay na ama at ina ay ang mga Artemis sa syudad na to. Sila ang mamayamang pamilya na nagmamay-ari ng maraming negosyo dito sa ating syudad. Si Amidelia Artemis ang naging kapalit sa iyo. Ma'am Geneva, lahat ng mga impormasyon na binigay ko sa iyo, sana hindi ito makalabas at malalaman na ako ang nagsabi sa inyo. Pwede akong ipapatay ng iyong ama o kaya sa babaeng naging kapalit sa iyo, hindi ko alam. Ayaw ko po makisali sa gulo ninyo, ma'am. Kung pwede lang sana, ma'am, bigyan niyo ako ng pera. Makaalis man lang kami sa lugar na to at manirahan kami sa ibang lugar. Ayaw ko po makisali sa gulo, ma'am.
Sana'y maawa po kayo sa amin, ma'am. Salamat sa iyong tulong. Ibigay ko ang lahat ng pangangailangan mo upang makaalis ka at ang iyong pamilya sa lugar na to. Tunay nga naman na totoo ang kasabihan na maliit lang ang mundo. Si Ami de la Artemis ay batchmate ni Genevieve. At naging matalik pa silang kaibigan nung high school pa sila. Dahil nito, madali lang kay Genevieve na makikipag-connect kay Amidelia. Isang araw, nag-usap si Amidelia at si Genevieve. At dito nalaman ni Genevieve na si Amidelia ay pinagkasundo nga sa isang lalaking hindi kailanman niya nagustuhan. After many years, nakausap na din ni Genevieve ang kanyang tunay na ina. At dito niya nalaman na alam na ng kanyang ina na siya ay ang tunay na Amidelia. Sabi pa nito na manatili siyang Genevieve para sa kanyang kaligtasan. Dahil kung ipaalam niya na siya ang tunay na Amidelia, gagawin na ang seremonyas para buhayin ang kanilang Diyos. At ang kanilang Diyos ay ang Diablo. Sabi pa ng kanyang tunay na ina na kailangan manatili siyang Genevieve para hindi siya maging buong aswang. Ang huling sinabi ng kanyang ina na hindi niya kailanman makalimutan. Amidelia, mahal kita, anak. Ginawa ko ang lahat upang mapasaayos ang buhay mo. Huwag mo nang balikan ang iyong nakaraan. Iniwan ni Genevieve ang Pilipinas at nanirahan siya sa ibang bansa. Tuluyan na niyang kinalimutan ang kanyang nakaraan. Ngunit ganun pa man, nananatili sa kanya ang kanyang psychic abilities. At ginamit niya to upang makatulong sa ibang tao. Misty, katakutan story. Salamat sa inyong pakikinig. Shout out sa ang manlalakbay na manunulat, Aling Maria, kwento ko lang, ang Supremo, takot ka ba sa dilim? Ang pahina. Yan lahat ay mga Filipino podcasters. Suportaan natin ang mga Filipino podcasters sa bawat Pilipino na pumapayagpag sa anumang larangan. Tulong ito sa ating bayan. Huwag din niyo kalimutan mag-subscribe dito sa Miss D. Katakutan Story. Huwag niyo kalimutan, pwede kayong mag-share ng mga stories niyo dito na katakot-takot o may bahid na kababalaghan sa katakutanstory@gmail.com. At ito muli si Miss D. nagsasabi, ang taong walang alam sa mundo ng kababalaghan ay paglalaruan ng aswang at ibang nilalang na hindi nakikita ng ating dalawang mata. Misty, katakutan, stress.